Ahas, ito ay isang hayop, pero minsan ito rin ay tumutukoy sa isang tao. Isa na sa mga halimbawa nito ang salitang, isa kang ahas na kaibigan. Pero ang ahas na mapapanood nyo ngayon ay isang ahas na masasabi mo na kabaliktaran sa ahas na kilala o alam mo. Pero bago ko simulan ang kwento ay maaari ko bang hingin ang isang subscribe mo, kaibigan? Maraming salamat! Ilang taon na ang nakakalipas sa Punjab, India, may dalawang masiyahing tuta ang naglalaro sa hardin malapit sa kanilang may-ari. Naghahabulan sila sa bakuran at binibigyan ng konting ingay ang katahimikan. Pero ilang sandali lang ay biglang huminahon ang paligid at biglang natahimik ang bakuran. Hindi ito pinansin ng may-ari dahil iniisip niya na baka nagpapahinga lang ang dalawang tuta saglit. Pero ilang minuto lang ang nakakalipas, ang may-ari ng tuta ay nakarinig ng malakas na pagtahol mula sa nanay ng mga tuta. Tumakbo ito palapit sa amo nila at tumingin sa mga mata nito na halatang humihingi ng tulong. At tumitingin din ito papunta sa balon. Kaya sinundan ito ng may-ari at agad na pasok sa isip niya na baka nahulog ang dalawang tuta sa balon. At naisip din niya na simple lang ito. Dahil ang tangi lang naman niyang gagawin ay kunin ang mga tuta at tapos na. Pero hindi niya inaasahan ang makikita niya dahil noong pumunta siya sa balon at sinilip niya ang loob nito ay nagulat siya sa kanyang nakita. Dahil hindi lang tuta ang nasa loob nito kundi pati na ang isang napakamakamandag na king cobra na may distansya na 4 inches lamang mula sa tuta. Ang makamandag at walang awang king cobra kung tawagin natin ay natrap din sa balong iyon. At hindi alam ng may-ari kung gaano na ba katagal na trap ang ahas na yon. Nagmamadali ang may-ari na iligtas ang mga tuta dahil isang tuklaw lang ng ahas na ito ay maaring pwede na itong bawian ng buhay. Sinubukan ng may-ari ang lahat ng makakaya niya para makuha ang mga tuta pero hindi siya nagtagumpay. Kaya nakapagpa siya na lamang siya na tumawag ng mga rescuers. Pero ang mga rescuers ay inabot pa ng dalawang araw para ito ay puntahan. Ayon sa mga rescuers, ang mga ganitong sitwasyon ay hindi naman daw masyadong prioridad dahil may mas mga importante pa silang ginagawa. Pero ang nakakamangha sa mga pangyayaring ito ay nasa maayos pa rin na kalagayan ang mga tuta. At hindi man lang ito tinuklaw ng ahas. At niminsan ay hindi nag-attempt ang ahas na tuklawin ang mga tuta. Bagkus pa ay pinoprotektahan pa nga niya ito at pinapalayo sa parte ng balon na may kaunting tubig para hindi ito masyadong malamigan. Ang dalawang tuta ay sobrang natatakot dahil ang balong iyon ay maaring mapuno ng tubig anumang sandali. Sa mga oras na iyon, ang nanay ng dalawang tuta ay nanunood sa kanila at pinapalakas ang loob ng dalawang tuta habang tumatahol. Noong dumating na ang mga rescuers ay nagulat sila. Kaya ang isang lalaki na may suot na suit ay nagmamadali na bumaba sa balon para iligtas ang dalawang tuta. Nagulat ang mga rescuers dahil ang ahas ay gumapang sa kabilang gilid ng balon na para bang pinapakuha ang dalawang tuta. Niligtas din ng mga rescuers ang cobra at ang cobra ay kumilos na parang isang mabait na bata na para bang alam din niya na ililigtas din siya ng mga rescuers. Ang dalawang cute na tuta ay natatakot at nilalamig pero hindi naman ito nasaktan dahil mga babae lang naman ang nananakit. Biro lang. Ang cobra ay pinakawalan ng mga rescuers sa gubat kung saan makakapamuhay siya ng maayos. Minsan nahuhusgahan natin ang mga hayop dahil ito ay mababangis, makamandag o ano paman. Pero ang hindi lang natin alam ay pinoprotektahan lang din nila ang sarili nila. Katulad lang din natin na napapatay natin sila dahil sa sobrang takot natin sa kanila. Hanggang dito na lang kaibigan. Maraming salamat.